National team players di makakalaro sa PVL. MPVA big threat for PVL sa 2024. Mas malaki at unique. Pero bagayan ng caveat, sa kalimutang mag-subscribe, click notification bell para update kayo dito sa ating channel. Naglabas na nga ang PVL ng plano para sa kanilang 2024 season kung saan bida ang dalawang All-Filipino Conference tulad ngayong taon at ang pagbabalik ng Reinforced Conference na kung saan i-merge ito sa Invitational Conference. Isang kakaibang schedule ito para sa PVL na never seen before, ika nga na mas magpapainteres sa mga manonood ng liga. Pero alam nyo ba na may mas kakaiba pang ruling ngayon ang PVL bukod sa changes na ito sa schedule? Dahil ayon sa naging ulat ng PhilStar nitong nakaraang mga araw, nabanggit rito na hindi umano makakalaro ang mga mapipiling miyembro ng national team para sa mid-conference na Reinforced and Invitational Conference ng PVL next year. Isa itong nakakagulat na desisyon mula sa PVL na in a way, support for the national team pero may malalim itong implications. Maganda pakinggan na susuporta ang PVL sa PNVF sa national team despite they were reprimanded this year matapos na di mag-issue ng ITC ang PNVF sa import sana ng PVL team na naging resulta ng pagkansela ng Reinforced ngayong taon. Pero sa di pagpayag ng PVL na maglaro sa liga mga national athletes this 2024, tila isa itong indikasyon na mas marami pang players at managers ang di papayag na sumuporta sa national team. Bakit? Una, kung may mapipiling players ang PNVF mula sa PVL sa national team, kaya bang pasweldohan ng PNVF ang mga star players na ito sa panahon na di sila makakapaglaro sa PVL? At ikalawa, kung di kakayanin ng PNVF na pasweldohan ang mga players na ito para sa panahon na sila na nasa national team, papayag kaya ang mga team managers na sila ang patuloy na magpapasahod sa players pero di nila mapapakinabangan ang mga ito sa PVL games dahil di sila pwede maglaro dito? Recently, ganyan ang naging ruling at issue sa Vietnam matapos nilang maglabas ng patakaran na mga players na tatanggi maglaro sa national team ay ibaban nila for years. Mahigpit pero magiging effective for them pero di nangangahulugan na magiging effective din dito sa Pilipinas. Maganda sana ang plano pero mukhang mahaba-haba pa ang diskusyon na magaganap upang may isakatuparan nito. Sa nakikita ko, ang ending ng lahat ng ito ay una, ang mga UAP players ang kukunin ng PNVF to represent the national team. To be specific, the NU Lady Bulldogs na nauna rin naman nilang naibanggit noon pa at preparasyon para sa 2025 bid ng bansa sa World Championship. Ikalawa, kung may club team as a whole sa PVL na willing magsakripisyo ng oras para maglaro sa national team tulad ng ginawa noon ng Creamline. At ikatlo, kung magkagipitan, baka selection of non-UAAP o PVL players ang gawin ng PNVF, specifically mga young standouts kung sakaling wala silang makuha ang kasunduan mula sa top league sa bansa ng PVL o UAAP. Again, magulo pa ang mga plano na ito sa ngayon pero sana matuloy ang pag-iisa ng lahat ng stakeholders na ito para sa bayan. Samantala sa kabilang dako naman, naging successful nga ang naging staging ng MPVA na liga ni Senator Manny Pacquiao kung saan nagkampyon nga rito ang Bacoor City Strikers. Well, tila much bigger MPVA season pa ang naghihintay sa mga fans para sa 2024. Ayon sa ulat ng Tribune, looking to expand ang liga from 8 teams to 40 teams para sa 2024 dahil sa dami ng nagkaka-interes pumasok sa liga. Ayon sa ulat, interesado ang mga teams ng Quezon City, Manila, Batangas, Zamboanga at tagisang team mula pa sa Laguna at Bulacan. Sila ang posibleng madagdag sa 2024 season ng lumalaking liga na kung saan posibleng umabot sa 40 teams na malalampasan nila ang PVL sa dami ng participating teams. Bukod dito, may kakaibang pakulo ang liga na di pa nagagawa ng kahit anong volleyball league sa Pinas. At ito ang one conference for one season format na gagawin nila kung saan iisang conference lamang ang para sa isang taon ang gagawin nila at papayagan nila ang mga teams na mag-lineup ng hanggang 25 players sa kanilang roster. Ibig sabihin pwedeng pumili ng iba't ibang 14 lineup ang bawat koponan sa bawat laro nila. Sa 25 pool of players per team, kahit sino rito pwede ipasok sa bawat laro na bubuo sa 14 lineup ng game date mismo. Ibig sabihin rin pwedeng i-lineup ng koponan ng mga local players, ex-pro at college standouts sa kanilang 25 women pool at pipili lang sila ng best and available players per game day.
sa ganitong format para sa Pilipinas. Isa itong kakaibang format para sa Pilipinas, pero may tuturing itong international standard sa iba't ibang liga sa Europe at even dito sa Thailand. Malayo man ang PVL sa kalibre kung ikukumpara sa MPVA, pero with these innovations, aba, baka mas maraming grassroots audience ang makakuha dito ng MPVA at maging malaking threat sila sa PVL. So, Rotong VLC for support this channel. Please don't subscribe, notification bell to be updated on my coming videos.